Mga tanim po sila. Yan, okra. Sili. Sili ito mga kap. Yan, okra. Yes, hello, good morning mga ka-offer the buddies. What a beautiful day. Nandito po tayo ngayon sa bayan ng Calawag, Quezon. At may property po tayong bibisitahin po ngayon. Yung property, papasok po siya. Ano ho, so mayroon lang pong dadaanan. Ayan po yung may right to po tayo. So, pero malapit po. Ang maganda po dito sa property, napakalapit po nito sa dagat. Then at the same time, ang ganda ng community dito mga ka-offer the buddies. So, tara, bibisitahin po natin. So, ayan, papasok na po tayo dun sa property po natin. Dito po tayo sa loob mismo ng property. So ayan, ganda po ng property niya. Daming nyugan. So ayan, may madami po mga puno-puno po. Puro nyugan po ito mga ka for the bodies. Ayan. Nilalakad po natin ngayon yung property ho. So ang dami po ng puno ng nyug dito. Ayan, puro nyug po siya. May mga puro takaran po ang puno ng nyug dito mga ka-for the body. Maganda po dito, malapit ito sa dagat kaya ang lamig ng simoy ng hangin po dito. Tapos yung property, mild overlooking po siya. Okay. Ayan po, may mga ilan-ilan po ng mga hardwood, mga kahoy, may grass area po. So we're within the property. Ayan po, may sarili po makina ng tubig po dito. So, ayan po, may water source po tayo dito. Ayan. May bukal po dito. Ayan. Jesus name. Ayan po. So, may makina po dito. Ayan po yung makina po nila. Okay. So, ayan. So, hindi problema po dito yung tubig. Mga for the bodies. Ayan. Ayan po yung tubo. Kasama po yan, yung mga puno ng nyug. Nyuga na yan. Ang dami. Okay po. Itong boundary na to, inyo po yan. Oo. Hanggang doon po ang boundary. Oo. So, okay, kayo may gate po. Oh, overlooking oh. Ganto maglagay po ng bahay diyan, no? May bahay po 'yan. Ah, may bahay po kayo diyan. Ayan. Ayan. Sa greenhouse nilagay ko plus nilakaw. Oh, ay. Kaya na 'yung gagawin ko, pawid na lang. Oh. Ah, may greenhouse po kayo dito. Oo. Wow, overlooking 'to. Yes. Ganda, no? Tara lang 'yung new gun. Mm-hmm. So ayan mga ka-offer the buddies, ayan po yung puna ng nyog, mga nasa 370 na buo ng nyog po, ang dami. Ang taniman na lang nito doon ay 48. Ang sukat po nito mga ka-offer the buddies is 2.4 hectares po ito. Ayan, may kasama po rap na bahay, so hindi lang po nila natapos. Farm. So ayan po. Ubi ang palaya. Yan, no? Ganda ng vegetation area. Ayan po, may mga tanim po sila. Yan, okra. Sili. Sili ito mga copper do. Yan, okra. Ang dami. Oh, ganda dito. Overlook. Kaya mga ka-offer the bodies po yung area po natin yan.
Yan. Ito po, nakikita po ninyo, ito po yung area ng property. Sa kuryente, walang problema. Sa tubig, wala din pong problema, mga ka-for the bodies. Yan, kaya lawak po yung grassland dyan po. Pwedeng pagtaniman ng mga gulay. Taniman po talaga nila. Yan. Ito, may mga puno ng nyug pa rin. Ganda, lamig dito ng hangin. Aha. Parang fish pond po ito, ano? Maliit na fish pond. Ah, di nakakati. Oo. Oh. May bunga na po yan. Ayan, may mga tanim na pong pakwan pala to. Ayan, mga ka for the body. So, pag hindi pa nabili, so, ayan po yung mga pakwan. Ayan po. May mga soft food na kasama po. Oh, yung mga batino. Ah, may mga batino. Ayun, iwan, batino. Ayun, ano, isa. Mhm. Hanggang doon pa 'yun, oh. Doon sa dalawang 'yung magkalapit na niyo. Hanggang doon pa 'yung anahaw po doon kasama 'yung. Ay, hindi na po 'yan. Dito lang ako, dito. Sa tapat nitong bahay. Ah, okay po. So ayan mga ka for the bodies, i-drone shot po natin ito. Ayan, may puno pa ng mangga. No? So ayan, ito po yung grass area niya, napakaganda po. Dito pwede magbahay, pero ayan, tinaniman po ng pakwan. Ano, ayan o. Oh. Yan po yung mga tanim nila. Okay, so ayan mga ka for the bodies. Check po natin kung gaano kaganda tong property from above. So ayan mga ka for the bodies, tingnan po natin ang drone shot ng property. So ayan po yung boundary niya po sa north. Eastern part po niya. So, yan po yung kanyugan. So, napakadaming puno ng nyug. Makita po ninyo. Halos pila-pila po siya. Ano ho, yung bilang po ng nyug na to, nasa almost 370 pieces po ng nyug ang meron po dito. And, umaabot po ng 1,000 buo ang nakukuha po nito every 50 days, mga ka for the body. So, panalo po ang kita po ng nyugan nito. Then, ang advantage lang ng property is malapit na malapit po siya sa dagat, then at the same time overlooking po siya. Actually ito yung isa sa mga property na nabisita ko na napakagaan sa pakaramdam, kasi nga po talagang ang gaan kausap ng mga may-ari, then at the same time yung property itself ang ganda ng ambience. So yung lakad po papasok, hindi po alintana, kasi nga po maganda yung daan niya papasok, nakaka-relax po yung daan. Tsaka napakalapit niya po sa kalsada. So yung papasukan din naman po is meron pong right of way and proposed right of way po. And yung mga may-ari ng lupa po natin is may katungkulan po mismo sa barangay. Actually mga church person po sila. Kaya nakakatuwa lang po, kausap talaga, napakababait. So yung mga hangganan po ating i-distinguish. So ito po yung grassland area po niya. So, yan po yung lenderosa ng property, ang mismong daan po na yan. Mamaya, i-distinguish po natin dyan yung gagawing kalsada po. Kasi, dyan po ay tatagos po ang kalsada. Pero, dun po yan mismo sa tabi ng property. So, hindi naman po madadaanan yung property bagkos. Tabi po ng property yung gagawing kalsada. So, ito po yung kung saan po tayo nakatayo dyan sa pagbivideo po ng property. Mismo po yung tinaniman po ng pakwan. So, ito, the same time part pa rin ng nyugan. So yan po yung hangganan po dito sa southwestern part. Ano ho? So yan. Yan po yung grass area po niya, vegetation area po niya yan. So madaming pwedeng pagtaniman ng gulay po diyan sa property natin. So ang dami po ng puno ng mangga, may santol pa po, may star apple pa po ako nakita. Then at the same time, pinakamarami mga puno ng nyug. Then, ang maganda, well-preserved yung property. Kumbaga talagang inaalagaan po. Kasi may mga farmland po tayo nakikita na may kasukalan. Ito po, walang sukal. Ano ho? So, maganda. Makita po na fully protected yung property, fully na inaalagaan. So, yan po yung boundaries po dyan sa northeastern part naman po ng property. Ayan.
So, iniikot po ng ating drone yung property. So, makikita nyo po yung mga hangganan po ay minamark natin. Ito po yung hangganan po dito sa kabila. Ano po? So, yan na po yung sa western part po. Lagyan natin ng line para makita yung hangganan. So, ito po yung beach area. Ayan. So, napakaganda po ng seashore area niya. Kasi napakalapit po nito mga ka-offer the bodies. So, pagbaba mo po ng kalsada, lalakad ka lang po ng another, I think, 100 to 200 meters. Dagat na po. Ito naman po yung within the property po natin. So, ayan. Diyan, marami pong puno ng mangga. Tapos, may mga hangganan po dyan, mga ka-offer the bodies. So, ayan po yung gagawing kalsada. Tagus po yan sa kabilang barangay po. So, mismo po, hindi na mahirap yung pagpunta dito sa property. Kasi po, mayroon na pong road access po dyan. Ayan, mga ka-offer the bodies. I-check naman po natin yung location po niya. So, ito po yung location ng property natin sa Google Map. And andito po, malapit lang po siya sa bahay, nasa 300 meters lang po siya dun sa barangay proper. Then, ayan po, from barangay proper, lalakad po tayo ng nasa another 200, 598, another 300 meters. Ayan pala yung dagat, 300 meters po siya mga ka-for the bodies. Total of 614, nasa dagat po kayo mga ka-for the bodies. I-check natin yung vicinity ng property. Napakaganda po niya kasi madami pong opportunity pag ang property mo po ay malapit po sa dagat. So, pwede po kayo mangisda. Ito po yung shoreline po natin, mga ka-offer the body. So, marami po dito may ari ng farmlot din. At the same time, may mga sarili po silang bangka. Kasi nga po, malapit yung dagat. So, pinapark lang po nila dun sa garahehan ng mga bangka po dyan sa tabing dagat. Ano ho, so ayan, pwede ka pong mangisda at the same time po dyan. So, probinsya-probinsya mga ka-offer the bodies. Ang maganda, ang lamig po ng hangin dito. Napakasariwa. Ano, parang Tagaytay ang ambience ng property. Kasi nga, malapit sa dagat, sea breeze yung nararamdaman nating hangin. Ayan. Ito naman po yung 300 meters po na lakad po natin mula sa kalsada. So, panoodin po natin. So ayan, hanggang dito na lamang po mga ka-offer the bodies. Thank you very much sa lahat po ng nanood, sa ating mga subscriber, and also po sa lahat po ng ating mga followers. So sa uulitin po mga ka-offer the bodies, malapit na po tayo dumating sa property. Tanging sa Diyos lamang ang kapurihan at tanging Kanya lamang. Maraming salamat po mga ka-offer the bodies. See you po sa ating next videos. Bye-bye po mga ka-offer.